Panalo talaga tong sisig at perfect itong pampulutan o iulam. Yun nga lang, paminsan-minsan nakakagilty na kapag pork na lang ang lagi natin gagamitin. May iba naman tayo. Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Merano at para sa araw na to, ipapakita ko sa inyo kung gaano kadaling gumawa ng tofu sisig. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating easy recipe. Extra firm tofu, Lady's Choice mayonnaise, syempre kailangan natin ng Nor liquid seasoning. Ito naman yung sibuyas na pula. Optional itong Thai chili, gagamit din tayo ng lime o ng kalamansi. Ng butter, optional din itong ating cayenne pepper powder. At gumagamit din ako ng ground white pepper. Pwede tayong gumamit ng ground black pepper dito. At gagamit din tayo ng mantika. Kung ready na kayo, tara na! Umpisa na natin to. Bago tayo mag-umpisa magluto, i-prepare muna natin itong tokwa o yung extra firm na tofu. Hinihiwa ko lang ito ng maliliit na peraso. Para sa akin, mas maliit, mas maganda. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin kung ano yung gusto ninyong hiwa. At once na mahiwa na, okay na to, pwede na nating iprito. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang cooking pot. Medyo dumingin natin ng konti yung mantika. Para nang sa ganun, kapag pinirito na natin itong tokwa, ay ma-defry natin ito. Yan yung pinakamagandang mangyari. Nilagay ko na yung tokwa at itutuloy ko lang ang pagprito dito hanggang sa maging medium brown na yung outer part. Habang dinideepfry natin itong ating tofu na nahiwa na, mas maganda na hinahalo-halo natin ito habang piniprito. Nang sa ganun ay maging balanse yung kulay at maging pantay din yung pagkakaluto. Once na maging medium brown na at medyo maging crispy na lang konti yung outer part ng itong tokwa, okay na to. Kukuha lang ako ng isang bowl, lalagyan ko ng paper towel at ililipat ko na itong mga naprito nating tofu. Itong nakikita ninyong tofu, kalahati pa lang yan ng total na tofu na meron tayo, ano? So once na makuha na natin lahat, ay itutuloy ko lang ang pagprito dun pa sa ating second batch. Hinati ko yung tokwa no, sa 2 batches nang sa ganun maging maganda yung pagkakaprito natin. Ayoko kasing pagsabay-sabay yung pagprito. Gusto ko makasigurado para talagang maging malutong yung tokwa. At once maluto na lahat, ready na tayo para gawin itong ating tofu sisig mixture. Simple lang yan. Pag sinabing tofu sisig, dapat rich and creamy na kagad ito. Kaya naman naglalagay tayo ng Lady's Choice mayonnaise. Pero hindi pa nagtatapos yan dyan. Dahil bukod sa pagiging rich at creamy, dapat ay napakalasa pa ito at napakalinamnam. Kaya naman, meron tayong Nor liquid seasoning. Ito yung magbibigay sa atin ng sweet, savory linamnam. Papatakan lang natin itong ating mixture eh. At syempre pa, diba, pag sinabi nating sisig, dapat medyo may konting asim. Kaya naman naglalagay tayo ng lime. Konting-konti lang yung kailangan natin eh. Pipigyan lang natin yung lime dito sa ating mixture. Pwedeng-pwede kayong gumamit ng kalamansi. At maglalagay din tayo ng ground white pepper. Pwede kayong gumamit ng ground black pepper. Ito naman optional ingredient, yung ating ground na cayenne pepper, pampaanghang. At pagkatapos na ay hahaluin lang nating mabuti itong mga sangkap na nandito sa ating bowl. At once mahalo natin mabuti, iset aside muna natin ito. At pwede na natin umpisa ng pagluto dito sa ating tofu sisig. Gamit yung parehong cooking pot na pinaglutuan ng tokwa, magtitira ako ng mga 2 tablespoons ng mantika. Papainitin ko lang yan at igigisa ko na itong sibuyas. Haluin lang natin. At itutuloy ko lang ang pag-isa ng mga 30 seconds lang. At makaraan ng 30 seconds ay pwede na nating ilagay itong ating siling haba na inislice ko lang, pati na rin yung Thai chili. Ang kagandahan dito, no, hindi na natin kailangan panlutuin ito ng matagal. Pagkalagay ng mga sili, itutuloy ko na nga pag-isa ng mga 25 seconds pa. At i-ready na natin yung mixture na hinalo natin kanina. Ilagay na muna natin yung 3/4 nito, no? Huwag muna natin ilahat.
3/4 lang mamaya na natin ilagay yung matitira. At pagkalagay nitong ating tofu sisig na mixture, hahaluin lang natin mabuti. Iluluto ko lang ko ng 15 seconds. So, diba napakabilis? Segundo lang yung ating tinitingnan dito eh. After 15 seconds, ay ihahanda na natin yung ating deep-fried na tofu o yung tokwa na naprito natin kanina. Ilagay na natin dito sa ating lutuan. Yan, lalahatin na natin. Pagkalagay ng tokwa, hahaluin ko lang ito. At sisiguraduhin lang natin na na-coat na ng mixture yung tokwa. Hindi na natin tatagalan ng pagluto ha. Ayaw nating lumambot itong tokwa eh. Siguro mga 10 to 15 seconds sa pagluto, okay na yan. At once maluto na natin, i-turn off na natin yung apoy. Itabi muna natin ito. Ngayon naman ipapainitin lang natin ang isang sizzling plate o isang metal plate. At pagkatapos nyan, ay i-ready na natin itong ating tofu sisig. Once uminit na itong ating metal plate, ay ilalagay na natin yung butter. Papatunawin ko lang ito. At once na matuno na ng tuluyan itong butter, ay ililipat na natin yung tofu o yung tokwa. Siyempre ano, ilalagay na natin lahat ng mga sangkap na nandoon sa ating cooking pot. At pagkatapos nyan, ay ididistribute lang natin yung mga ingredients dito sa ating metal plate. Halos patapos na tayo eh. So ang ginawa ko, nagtira lang ako ng konting sibuyas, ng siling haba, pati na rin ng Thai chili no, na hiniwa kanina. So meron pa ako natira kanina, pang garnish ng sibabaw. At yan ang ginagawa ko ngayon. Ilalagay lang natin yung natirang sibuyas, yung sili sa ibabaw. At yan, makikita nyo naman, okay na to. Tanggalin lang natin sa lutuan. At ilalagay ko lang yung natirang tofu sisig mixture sa ibabaw. Pagkatapos, ready na yan. Pwedeng-pwede na nating iserve. Panalo talaga to. Nakita nyo naman kung gaano kadali magluto ng tofu sisig. At least ngayon, kung nag-crave kayo bigla ng sisig at ayaw nyo mag-guilty talaga, meron kayong panibagong option. Maraming salamat sa inyo lahat sa pagnood ng video na to at sa laging pagtangkilik sa Panlasang Pinoy. Kung meron kayong mga tanong, suggestion o feedback, mag-comment lang kayo. At dun sa mga lagi nagko-comment, maraming salamat sa inyong lahat. Yan. At abangan nyo pang ating mga future na interesting pa na video uploads na tiyak naman talagang magugustuhan ninyo. Hanggang sa muli.